Kaya po huwag kayong nagpapamaniwala sa mga propaganda nitong mga kalaban ng ating administrasyon. Kasi yung may kagagawa nito, kung bakit siya ganyan, ang kapabayaan ng mga previous administration, hindi sila nag-invest sa energy sector. Sabi dito mga kababayan sa balita, 5 power plants on force outages. Malamang isisi na naman ninyo ito sa ano, yung mga dilawang DDS. Isisi na naman ninyo ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Namana lang niya ito doon sa mga previous administrations. Panahon ni Panot, panahon ni Maudigs, hindi man po nag-invest sa ano, sa power sector. Hindi man nagpagawa ng mga ano, ng mga power plants. Si Maudigs busy sa AGK. Si Panot naman busy noon na mga kababayan sa paninisilang kay GMA. ngayon, nagsisimula pa lang po yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi 11 months pa lang siya. In fact, ito ang isa sa mga tinutuunan niya ng pansin. Kaya nga yung pagpasyal niya sa pagpunta niya sa mga foreign travels niya, isa ito sa ina-address ng ating Pangulo. So, kinakausap niya yung mga foreign investors kasi mga multi-million ano, or multi-billion projects po itong sa energy sector. So, pagpunta niya nga po sa Amerika, kasama sa ini-explore niya yung nuclear power. O, diba? Kausap niya doon sa Amerika yung mga companies, mga kababayan na engage sa nuclear power. But, alibawa, pumasok sila dito kasi interesado sila mga kababayan na pumasok. It will take 6 to 8 years. So, kailangan lang masimulan. Ang magkikinabang nito yung susunod na administrasyon. Di ba? Kung manalo si Inday Sara, di si Sara. Pero malamang si, ano, si Ate Aimee. Si Super Ate, mga kababayan, ang isupport ng mga Marcos loyalists, siyempre, for continuity ng mga nagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So after 2028 pa ito mangyayari, pinabayaan ng mga previous administration, wala silang paki. Ang mga power plants, mga kababayan, na ginagamit natin ngayon, yung mga pinagawa pa noon ni Apolacay, ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, you see? Kasi busy po sa politika, yung mga previous administration, ang objective lang nila ay patuloy na makaupo. Di ba? So ito yung balita ngayon, no? Tingnan ninyo. Pagkatapos, ang masama pa, ibininta nila sa pribado yung mga power plants na dati operated by the government. Pati yung National Power Corporations. Ito nga yung ano, dito sa amin, yung bakun Manito Geothermal, TV Geothermal, na nagpagawa yung dating Pangulong Bongbong Marcos, o dating Pangulong Apolacay, ayun, pinagbibinta ng mga dilawang presidente. Di ba? Kontrolado na ngayon ng mga oligarchs. At wala silang ano, wala silang pinagawang bago. O, baka ituro na naman ninyo si President Bongbong Marcos. Ito yung kagagawan ninyo mga dilawan. Pero tingnan ninyo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, walang sinisisi. Ginagawa niya as na-recognize niya kung ano yung mga pagkukulang ng previous administration. Ito yung ina-address niya. You see? Wala kang marinig sa kanya na sisihin kung sino-sino. So sabi rito po, hundreds of thousands of electricity consumers in Luzon were affected by the power interruptions on Monday after 5 power plants went on force outages while 3 other plants went on derated capacities. You see? Pag
Ang isang leader po walang klaradong vision para sa ating bansa, kundi mamulitika lang. Ito yung resulta. You see? Ito yung consequence, mga kababayan. The unforeseen circumstances strip a total of 1,354 megawatts of capacity from the grid. The available capacity, sabi rito, 12,186 megawatts, was not enough to cover the peak demand, which clocked in at 12,468 megawatts. Kaya kayong mga dilawan at dilawang DDS, pag nagsunod-sunod yung brownouts po, ang rason yan, hindi po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kundi ito namana lang niya na problema sa kapabayaan ng inyong mga patron. So sabi rito, as a result of the reduced generation supply in Luzon, the export of supply to the Visayas grid was affected. Meanwhile, following the declaration of red and yellow alerts in the Luzon grid, the NGCP, as the system operator, declared a suspension of the whole electricity spot market in Luzon grid. Kaya po huwag kayong nagpapaniwala sa mga propaganda nitong mga kalaban ng ating administrasyon. Kasi yung may kagagawa nito, kung bakit siya ganyan, ang kapabayaan ng mga previous administration, hindi sila nag-invest sa energy sector. So sabi rito po, the Department of Energy for its part said its Electric Power Industry Management Bureau is closely monitoring and coordinating with the NGCP and the generation companies concerned to the current power supply conditions. The DOE said it also coordinated with the Manila Electric Company in implementing a manual interruptible load program to manage the supply and minimize interruption to the other customers. So we will be experiencing this, mga kababayan, in the next months and years hanggat hindi pa na-implement yung mga pledges na mga investments, mga kababayan, to the energy sector na efforts ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi rito, Meralco said 321,705 of its customers in Metro Manila, Rizal, Cavite, and Cavite were affected by the outages. Kahit dito sa amin, right now nga po, mahina yung daloy ng kuryente. Kaya most of the time, mga kababayan, pag magbukas ka ng mga gamit mo sa bahay, nagpa-fluctuate siya palagi. Yung ilaw namin right now, nagpa-fluctuate siya. You see? At most of the time, sa gabi, siyempre, peak yung paggamit po. Pag panahon ng kainan, dinner, etc. Ayun, magti-trip off po. Kasi sabay-sabay bubukas ng ilaw. Diba? Kung araw, medyo, siyempre, yung iba, gusto magtipid sa kuryente, electric fan na lang, tapos bubuksan yung mga bintana. So, we have to observe energy conservation po. And in fact, yun ang panawagan ng ating gobyerno mismo. Mag-conserve tayo, magtipid sa paggamit ng kuryente. Kasi po, magsisimula pa lang ang administrasyong ito sa pag-invest sa energy sector so that madagdagan yung energy sources natin, madagdagan para sa energy requirement ng ating bansa. So other than the nuclear energy, tapping the nuclear energy po para sa energy requirement ng ating bansa, nandun yung solar and wind power. In fact, dito po sa yung 2 weeks ago, may kausap ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung global leader in solar technology, yung Maxion, a global leader in solar technology innovation, technology and innovation. Yan po, sabi rito,
itong Maxion solar energy, solar technology company is eyeing to invest some $900 million in solar energy in the Philippines in a move to expand its operation in the country. The announcement came after officials of Maxion met with President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang delegation po doon sa Washington DC. So, isa lang po ito. At yung isa pa, yung sa nuclear power naman po. Portable siya. So, these are the efforts of this present administration para ma-address yung problema natin sa kakulangan sa energy requirement dito sa ating bansa. Kasi nga po, pinabayaan ng mga previous administrations po. Kaya ito tayo ngayon. Nagsosumikap na mahabol yung ating pangangailangan po. At siyempre, importanteng masyado ito para we could attract investors. Kasi pag wala po tayong enough supply ng energy, sino naman yung magkaka-interest dito na maglagak ng billion-billion halaga ng investments? Di ba? Ayun man lang po mga kababayan, para malinaw para sa ating mga mamamayang Pilipino. Kasi siguradong gagamitin na naman po itong isyung ito para siraan yung ating Pangulong BBM. Basagin natin agad po ang kanilang mga black propaganda. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapay po sa mga pulses and affected area. Mayroon po sa paninigas ng mga kasok-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po? Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.